Hello, 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 mga ka-20%. Andito na naman tayo sa ating pinagsasamahan at pinagsasaluhan na magandang hapon pag Lunes. So maganda ang ating araw dahil nasa first Monday of the month na tayo. So welcome tayo sa ating lahat at ngayon may kasabay tayong iinom ng mainit nating kape o mainit na tsaa o mainit na tubig kung ano man ang hawak ninyo. Walang iba kung hindi si Father Tony o Lagel. Magandang hapon, Father Tony. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, sa lahat ng araw kasi talaga namang nasa lahat ng dako tayo. We're all over. Kaya sarap po ng ating merienda ngayon, no? At alam niyo, very exciting ang ating mapapag-usapan. Kaya alam niyo, hindi lang po sa mga matatanda ang ating programa. Welcome muna natin lahat. Let us praise the Lord. Give Him thanks. Ayan. So ito ho ang ating programa, 20%. Programang puno ng puso para sa mga seniors, pero hindi lang pang seniors. Para ito sa ating lahat. Father Tony, kumusta? Nasa alert level status 1 na tayo. Nakakalabas ka na ba? Yes, nag-i-enjoy na po ang bawat isa sa atin dahil hindi na masyadong strict, no, yung mga rules, no, sa wala ng ECQ. No? Tama. So, almost normal na, Father, ano? Yes. Yes. So, pagpunta mo sa mga mall, punong-puno na ng mga tao ang mga mall. Pero ingat-ingat pa rin po, ano. Alam mo, Father, itong ating participants, ang ating audience ngayon, sa lahat ng dako, mapa FB man o mapa TV Maria cable channel, eh talaga namang hindi tayo binitawan. Nagsimula yung programa. Amen. Kasi pandemya, no, yung hype po nung mga lockdown at ECQ. Pero ngayon na nakakalabas na sila sa malls, andito pa rin ang ating 20% audience. Father Tony, meron pong isang write-up, no, sa isang newspaper, si Father Rogelio Orlando de la Rosa, OP. Tapos nabanggit po niya din sa kanyang article, sabi niya, COVID was a gift to some fathers. Ang ganda po ng article niya kasi, parang meron siyang kwento tungkol sa isang tatay na very, very busy, thinking na he was working too hard for the family. Pero sa totoo, ang nangyayari, naaagaw ng trabaho niya, yung time niya for the family. But thanks to COVID, dahil sa pandemya, na stay at home father siya. Tapos nagkaroon sila ng conversation yung anak niyang lalaki, no? Ang sabi niya, oh, sasamahan kita, matutulog ka, I will tuck you in bed, but say your prayers now. So nagulat po siya. Kasi ang naging panalangin ng kanyang anak, eto po, ang sabi ng anak, Dear God, make me a great, big, good man like my daddy. Amen. Grabe, diba? Kaya, nung tulog na yung anak, siya naman ang pumasok sa kwarto nilang mag-asawa at nagulat naman yung asawa kasi narinig naman niya yung daddy na nagdasal. Eto naman ang dasal ng daddy. Dear Lord, make me a great, big, good father, like my boy thinks I am. Ang ganda, Father, ano? Ang ganda, ang ganda. Ayan. Isa pa the greatest compliment na mapakikinggan ng tatay sa kanyang anak, yung sasabihin ng anak, Dad, when I grow up, I want to become like you. No? So, napakaganda ho ng article na yan. So, bandang huli, Father, meron tayo talaga ipagpapasalamat sa COVID, eh, no? Hindi lang talaga yung sacrifices, hindi lang yung mga pagkainis, di ba? Yung pagkatakot, kundi something good came out from it. Napakalaking minus ng COVID, pero ang dami din na plus, no? So, negative siya, pero ang dami din positive na naidulot ang COVID-19. So, Father Tony, ilang taong ka na bang pare? This coming November 9, 15 years na po. 15 years na in the prison. Oh, thanks be to God. Yes. May the grace of God. So, 15 taong faithful years. Dahil kay Lord. Yes, amen. So, Father, ikaw ba sa pamilya? Ikaw lang ba ang pare? O lahi kayo ng mga pare? Meron pa akong relative na pare. Pero hindi kami close, no? Jesuit siya. Pero distant relative na. So, ibig sabihin, sa aming
bloodline, meron ng naging pare. No? So, but in the family, ako lang po ang naging pare. Ayun, hindi ba na-shock ang iyong family? Especially yung dad mo? Kasi mas mahirap pa convince ang mga tatay eh. Ang mga mamis kasi, yan ang mga taong simbahan eh. How about in your kwento, father? Ang kwento po ng aking vocation ay yung nanay ko actually pumasok sa kumbento. Okay? In Palawan. No? And then lumabas siya dahil sa health condition niya. So then she worked as a teacher and then na-meet yung tatay ko. So my vocation talaga yung nanay ko. So hindi siya naging madre, ako naman yung naging pare. So at a very young age, naalala ko, bata pa ako, palagi kong dala-dala ng nanay ko sa simbahan. Every day. So nakikita ko yung pare na nakaputi, na may tinataas siyang parang biscuit ang tawag ko dati sa ostya. So hindi na surprise ang tatay ko dahil at a very young age, kasama ako palagi ng nanay ko magsimba. And then naging altar boy ako. So when I entered the minor seminary in high school, talagang all out support yung mga magulang ko. So minor pala, father. So ibig sabihin, haba-haba ng buhay mo. Sa 12 years old pa lang, nasa seminaryo na ako. Hindi ba na-miss, father, yung mga paglalaro sa kalsada, paglalaro sa mga pinsan, dahil at an early age of 12, kumbaga nakakilig ka na sa seminary. I think I have enjoyed din yung, in fact, pagbagyo sa Bicol, at the aftermath of the typhoon, yung mga kanal dyan, yung mga rivers, di ba? Umaapaw. So, nagsiswimming kami. So, I enjoyed, playing with my brother at mga kapitbahay. So, but then, nung pumasok na ako sa minor seminary, so, once a month pa lang ako umuwi. No? But then, I would, enjoy the company of my fellow minor seminarians. Father, hindi ba ikaw in-stop ng dad mo sa pagpasok sa seminary? No, ang tatay ko actually all my life para siyang si St. Joseph, no. Tahimik lang, hindi nagsasalita. Pero nandoon yung support, no. Ang mga magulang ko, they make both ends meet, parehong teachers, no. So hindi naman ganoon kalaki ng sweldo, pero nababayaran yung monthly na yung board and lodging ko sa seminaryo, tapos twice a year nagbibigay ng isang sakong bigas. So yung tatay ko ang gumagawa niyan, yung because my mom died when I was in third year high school, no? So nagpatuloy ng support sa akin yung tatay ko, yung kanyang presensya sa paglalakbay ko sa seminaryo, nandun siya palagi. So father, maaga ka pala na ulila sa ina. Sa ina. At continue na talaga nung role na yon ay yung father mo na. So naging malaki yung influence at yung impact ng dad mo sa iyo, especially in your vocation. Amen. Opo. So naalala ko, there's one vivid memory na hindi ko makakalimutan na ikinuwento sa akin ito ng tatay ko. Actually, ikinuwento niya, matagal na ito nangyari. No? Na, I think nasa Lorenzo Mission Institute na ako. But then, sabi niya, alam mo ba nung high school ka? Kasi yung aming minor seminary nasa Tabaco City. So, naglalakbay ang tatay ko. Nagko-commute siya for about 1.5 hours para bisitahin lang ako. No? Pero nung time na bumisita siya sa seminary, walang tao, wala kami. Nag-outing kami. Okay. So, pagpasok niya doon, ang sumalubong sa kanya, dalawang German Shepherd. Yung alaga ng rector namin. So sabi niya, talagang akala niya lalapain na siya ng dalawang German Shepherd, no? So nagdasal lang siya na hindi siya kagatin, no? And he was not harmed, no? Pero ang kinukwento niya, kasi akala ko nandoon ka, bibisitahin kita, pero wala kayo doon. Alam mo yung ordeal na yon, yung pag nagbisita siya na muntik na siyang kagatin ng aso, just to see his son, no, in the seminary, no. Sa akin nung many years na nangyayari, pero nung ikinuwento niya sa akin, ano pa kaya yung mga iba pang mga sacrifices na di ko alam, na di niya sa akin sinasabi. So malaki po talaga yung role, no, ng tatay ko in my journey towards the priesthood. So father, ang ganda ng description mo sa father mo. Ano ba tawag mo sa father mo, Father Tony? Pa.
pa. So yung pa ay talaga namang Saint Joseph sa buhay mo. So I agree with you kasi sabi mo nga napaka-silent, konting-konti lang yung kinukwento. Kaya itong mga ordeal niya, mukhang unti-unti, no? Parang installment na itong natatanggap at na-appreciate. Ngayon parang looking back talaga sa mga panahon na yon. So nakakatuwa po, ano, eto paano mo yung naging, anong description mo sa kanya nung finally na-ordain ka po? Yung tatay ko, tahimik siya. Actually, my father is very humble, no? In fact, if there is one person na for me na malapit sa puso ko na epitome of kindness, ang tatay ko. Talaga napakabait niya. In fact, modestly speaking, I think mabait naman ako, no? Pero I could say that nakuha ko yung trait na to sa tatay ko of how he would treat people, no? So yung naging pare ako, I think kung isa man ang pinaka proud na tatay, yun yung tatay ko. In fact, yung Thanksgiving mass ko, dito naman parang nagulat naman ako, in-invite niya yung kanyang mga kaibigan, lahat ng mga relatives namin, nagpagawa pa siya ng malaking tarpaulin, yung social hall doon sa aming town, ni-rent niya. Talagang ipinakita niya sa mundo ang anak ko, pari na. No? So, talagang if there's one, if I could say perfect fan, ang tatay ko. Nakakatuwa. Eh, Father, di ba pagka na-ordain to ang isang pare, may panyo, ano ba yung binibigay sa mami? Paano yung sa daddy yung napunta? May ganun ba, Father? Ano yung binibigay? Yung parang panyo na ang hahawak yung mami pagka na-ordain ng isang pare. May ganun ba? Wala po akong ginawang ganun. But nung in-ordain ako, ang naghatid sa akin yung tatay ko. So yung scenario niyo, Father, no? Kasi normally, exactly. Daddy talaga, pero kayo father and son. So ngayon, pari ka na, Father, kumusta naman ang iyong dad? Matanda na ba si Papa? In fact, when I was just siguro third year in my priesthood, muntik nang mamatay ang tatay ko. She had this whiplash kasi nabangga yung sasakyan namin. Pinaayos yung sasakyan, di pina-check yung kanyang ulo. Nagkaroon pala siya ng whiplash, no? So days after, nagkaroon siya ng subdural hematoma sa ulo. So may dugo sa ulo niya. So I, at that time I thought I would lose my father. So I was crying in the hospital, no? Begging the Lord, no? And by the mercy of God through the intercession of Padre Pio, kasi lumapit ako kay Padre Pio, gumaling tatay ko. No? So, ngayon, he's already 81 years old. No? Wow. 81 years old. No? So, malakas pa rin siya. Yun lang, ang isa sa mga, I could say, na pagkukulang ko. Kasi may tension yung ministry and time with the family. No? Buti ngayon sabbatical leave ho ako, mas nakakadalaw na ako sa tatay ko in Bicol. No? But for 12 years, talagang I was so passionate with being a parish priest. Mm-hmm. Talagang yung time pag-uwi, kumisan mga once a year lang, pero tumatawag regularly. No? So my father now is health-wise, okay ho siya. No? Very clear pa ang kanyang isip, ang kanyang pagsasalita. So I'm thanking the Lord na he is healthy, no? and he is okay. So yan ay gift po for a few. Kasi sa panahon natin ngayon, almost 40, 49 pa lang, no? Namamatay na agad ang tao sa isang atake lang. Pero yung daddy mo, sabi mo nga, he almost died dahil dun sa aksidente. Nagkaroon siya ng, paano ba yan, clot dun sa kanya? Yeah. Kumaba at naka 81 years na siya. And counting, no? Kaya Father, so meron pa lang struggle ang isang father, ang spiritual father naman. Let's talk about that. So napag-usapan natin ang pagiging anak mo sa iyong tatay, pero meron kang nabanggit, no, na sa ministry magkakaroon talaga ng struggle because if you are so passionate in serving others, may magsasacrifice talaga. E mukhang umpisa pa lang, no, sa buhay pala ng pamilya ng isang pare, yung palang panahon na ikaw ay nasa seminary, yung minor formation pa lang, nag-sacrifice na sila
Tapos pag naging pari na pala, patuloy pala magsasakit sa yung ating pamilya. So paano mo, Father, ngayon na babawian, no, yung mga lost years na yon? Kasi alam natin 81 na, hindi naman gano'ng kahaba, no, ang future na naghihintay. Alam niyo po, ito yung for me, isa sa mga needs ng mga tatay. First is time. Time talaga, yung panahon. Pero kasi sa family namin, ako ang bunso, no? Mga kapatid ko naman ay may mga kanya-kanyang pamilya, may mga hanap buhay din. My father, meron din siyang income, no, sa maliit lang namin na lupa, no? Pero magkano lang yon yung produce ng harvest, no, nakakakuha din siya. But for me, ipinapakita ko yung pagbawi, no. For at least minimum man lang, hindi ito yung maximum, no. Yung I would support him, no, monthly, no. I would give him a pa, nagpadala ako sa iyo pa, no. Kung bisa sabihin niya, wag na. Okay naman ako, pero ang tatay, di magsasabi yan na may kailangan ako. Ang isang anak, di mo na kailangan pang tanungin. So, part of my resources na binibigay sa akin ni Lord sa ministry, I shared that to my father. No? So, wala naman akong pamilya. Hindi naman ako sususupport sa mga kapatid ko. I do support my father. So, sabi ko pa, yan, napadala ako. Kaso, ang gagawin na naman ng tatay ko, sasabihin sa akin, alam mo ba yung binigay mo? Dinonate ko sa elementary school dyan. Pinagawa ko ng poso. Alam mo yun, yung sabi ko pa, para yan sa'yo. Kaya sabi ko kanina, if there's one person sa akin, nilang, kung sabi na nagiging virtue, too kind ang tatay ko. Siguro yung need to be needed nasa psychology, di ba? Naintindihan ko siya. Natutuwa siya basta nakapagbibigay siya. And then, kinakailangan siya ng mga tao. So siguro at maiintindihan ko lang yan pag ako na nasa edad niya, no? Yung the need to be needed. So sabi ko, pa, pambili mo yan ng mga needs mo, huwag mong ibibigay sa iba. So I think ngayon, ang pagbawi ko, hindi ko man siya araw-araw kasama, just to let him know na he is always in my mind, no? Kinukonsider ko yung kanyang mga needs. So Father, napakaganda niyang nabuksan mo, no, na topic, kasi ina-address mo na ngayon yung ating mga lolos and lolas, titos and titas, pati na rin yung mga apo-apo na nag-aalaga sa kanila. So talagang bilang anak, ang ganda nung pagkakasabi mo na bilang anak, no, maganda talaga na nagbigay tayo kung ano yung gusto natin, ano yung kaya natin, huwag maghihintay, nahihingan tayo, kasi they will never ask for anything. Amen. Para po, no? Pero nakakatawa din yung discovery na ang isang magulang, yung kanyang tinanggap, hindi pa rin niya gagamitin sa sarili niya. Ibibigay sa ibang tao. So, Father, mukhang yung pagkapari mo talaga, namana mo talaga sa iyong papa talaga. No? Kasi kanya na, i-donate pa niya. So, in effect, Father, ikaw pa rin na nag-donate mo. So, hindi pa rin ibigay sa papa mo. So, paano ba? Address natin ngayon yung mga lolos and lolas natin. Paano ba? Ano ba yung tamang perspective nila? Kasi nararanasan ko na yung unti-unti, Father, ano? Dahil sa edad, meron na akong mga napalaking pamangkin. Malalaki na sila. Lahat tatlo. Lahat yun ay doktor na. So, pag minsan, magkikita kami, dati sila yung sinusumbo ko, dati sila yung anong gusto mong kainin bago tayo uuwi, ano yung gusto mong baot. Aba, ngayon baliktad na. Sasabihin nila, nagugutom ka ba? Anong gusto mo? Alam mo, Father, natutuwa ako, pero may sense of hiya ako. So can you explain that to us? Na gusto namin, masaya kami nakakatanggap, no, mula sa kanila, pero parang may sense of shame kami. Bakit kaya ganun? Actually, maski ako, medyo for me, it's palaisipan din, no? Bakit yung tatay ko na alam mo yun, marami din siyang mga needs, no? Pero hindi niya sasabihin na kailangan ko ng ganitong amount, no? I think in my own context ng ito, kasi hindi ko alam sa ibang pamilya, no? Yes, pero yung tatay ko, pag binibigyan ko, sasabihin pa niya, hindi na, na okay naman ako. Pero I believe na kailangan niya, pero tumatanggi pa rin siya para ayaw niya akong i-burden. So, yun ang palaisipan sa akin. Siguro talagang it's part of his
nature na, na ayaw niyang magpabigat sa pasasarili niyang anak. Pero pag tinanggap naman niya, sasabihin niya, thank you. Alam mo yun? O papasalamat naman siya. Salamat. No? So yun. So kaya, meron po akong, meron kasing bank doon sa amin, yung rural bank. No? So, ang ginagawa ko ngayon, ino-online ko na lang kasi mas mali. Text ko na lang siya tatawagan o panagpadala ako ng ganyan. So, pag pinawa ko, sasabihin na lang niya, thank you. No? So, pero never talaga ang kagaya mo na may sense of shame, no? Parang nakakayang humingi o nakakayang tumanggap. Siguro pag a person who has a good heart, ganun talaga siguro ang response palagi. Walang sense of entitlement maski na ikaw nagpalaki sa anak. So walang sense of entitlement dahil pinalaki kita, you have to give me this. I think yung tatay ko talagang napakabusilak ng kanyang puso. No? Kaya ganun siguro talaga yung automatic na response, no? With regards to yung pag-support ng mga anak sa kanya. Nakakaiyak, Father, no? Kung ikaw talaga yung anak, maiiyak yung papa mo. Kasi talagang you are very sensitive. Nasi-sense mo talaga na kahit kailangan niya, tatanggihan ka niya, but at the same time, andun pa rin yung pagbibigay mo ng iyong sarili para naman umaluan, naging comfortable kahit paano yung buhay niya, ng iyong ama. So sa ating mga viewers po, sana ho natatouch kayo sa mensaheng ito. Kung ikaw ay isang anak na nag-aalaga sa iyong magulang, pakinggan mo si Father Tony. Kaya pag sinasabi ng mga mommies and daddies natin, huwag na anak, sige na, sa'yo na yan, idagdag mo na yan. Wag na, insist mo pa rin. At maganda yung technique ni Father Tony, diretso sa bangko. Anytime na gusto i-withdraw, bahala na siya. So wala nang tanggi-tanggi kasi minsan magkakahinga ang both sides, ano, Father? So Father, yes. Sabi mo nga, 15 taong pari ka na at nabanggit mo sabbatical leave ka. So ano ba yung ginagawa ng isang pare sa sabbatical leave? Ako yung aking program ngayon ay of course, yung sabbatical leave is totally wala akong responsibility in any ministry. It is a moment for spiritual growth, an opportunity to update oneself in the priesthood. Pero sa akin, ang special program ko ngayon, nag-aaral ako ng Nihongo. Okay. In fact, later may klase kami. I'm preparing myself for next year, I will be sent to Japan. Oh, sa Japan pala. So alam mo ninyo si Father kasi he belongs to the Lorenzo Luis Mission Society. So ang kanilang gawain ay sinisend off sila sa iba't ibang bahagi, mostly in China, Japan, and Taiwan. Father, tama po ba? Yeah, ako po ang pioneering sa Japan. Ako pinakaunang ipadadala sa Japan. So ang aming society, Lorenzo Luis Mission Society, is for China or Taiwan, or overseas Chinese. Dahil ho, nag-i-expand kami ngayon, ang unang expansion namin sa Japan. Naku, so very challenging pala itong gagawin mo, Father. So kaming lahat ay mananalangin, no, sa iyong, ngayon pa lang, ngayon ihahanda mo ang sarili mo, we really have to pray for you, kasi tayo ka pala, and you will be by yourself, wala ka bang team? Wala May plan po sa akin na itatay up ako sa Mission Society of the Philippines. So, I will be also in the community of missionary priests. Ayun. Pero solo ka lang muna as LRMS. LRMS. Mag-isa lang po muna ako. Ang sabi pagkatapos ng siguro 1 or 2 years, papapadala pa ng isa. So, para dalawa na kami. So, grabe to, Father, ha? Talaga yung missionary zeal mo talaga, nakatapat pa dito sa panahon ng pandemya. Hindi pa rin tayo tapos, no? Hindi pa to post-pandemic, eh. Within pandemic pa rin tayo. Pero ang lakas ng iyong loob. At ngayon, alam namin ang sikreto mo. Ito ay nahuhubot mo sa pagmamahal ng iyong ama. Kaya nga sa ating mga viewers, sa ating mga followers, ang serye po natin ay Journeying into the Father's Heart. So hindi Father's Love, but into the Father's Heart. Kasi iba ho ang expression ng mga tatay sa kanilang pagmamahal, pero hindi sila nagkakaiba ng mga mommies natin pagdating sa puso. A parent will always be a parent, whether that is a biological parent or a spiritual parent. Kaya ngayon, ang nasasaksihan po natin sa aming kwentuhan ni Father Tony ay yung tatay niya at syempre si Father Tony as a spiritual father to all of us.
So Father Tony, sa 15 taon mo ng pagkapare, I'm sure may ups and downs yan. Ano po ba yung naging pinaka-most difficult? Kumbaga kay St. Joseph, may joys and sorrows. Pwede bang malaman yung sorrow part? Ano yung pinaka-matindi mong maaalala na nalagpasan mo, na-overcome mo? Totoo yun, ang pagiging pare, and in my own context, yung pagiging parish priest, talagang spiritual father ka. So, yung isa sa mga joys is yung I could feel yung sense of fulfillment is when yung mga parishioners ay nalilid into spiritual deepening, tapos yung community building, nakikita mo na lahat, especially yung mga nasa margins, they could feel na they are included in the parish. So yun yung masaya na na dating di naman sila active, and by the grace of God, not working through his humble servant, ay napapupunta sa simbahan. So yung to gather people, napakasaya no, na nagiging instrument ka na to bring people closer to God. So yun yung sa akin, sabi ko nga, even if I will be given 1,000,000 lives, na magiging pare pa rin ang pipiliin ko, kasi ang napakasaya, hindi mo ma-explain, is when people are brought closer to the Lord, at ikaw ay isang defective instrument din, pero through you na nagagather. So yung role ng pare, no, to mediate, yung maging mediator between God and his people, no. Pero yung sorrow, ang dami. Sabi ko nga, sa buhay ko bilang pare for 15 years, talagang walang shortcut, no. Darating ako into the crucible of suffering, no. Ayan na yung after you have done a lot of things to your flock, no, there are those who would still criticize you, would still, you know, backstab you, mga ganon. So hindi po immune ang pare sa mga criticisms, no, and so on and so forth, no. There are those whom you serve, but at the end of the day, alam mo yon, they are the same persons who would, you know, put a lot of pressures and tensions in your heart, no? But then yun ay pagiging spiritual father, no? It is just fidelity to the task given to me by the Lord, no? And I cannot please everyone, no? Ang mahalaga, ginampanan ko yung aking tungkulin, yung responsibility, yung mission, no? But at the end of the day, alam mo yun, Ate Gaines, na you still feel inadequate, no? A lot of limitations, yet the Lord continues to sustain you, no? So yun ang joys and sorrows as a spiritual father, no? Ang joy, yung you bring them closer to the Lord, no? Yung sorrow, ang daming kwento, hindi ko na lang ilidetalye, no, of how the shepherd becomes now, alam mo yun, the one being persecuted by his very own sheep, no. So walang shortcut, pero hindi naman siya kumbaga yung daily, alam mo yun, kumbaga a day to day na nangyayari sa akin, no? But hindi naman siya yung majority na sa experience, no? But then the most of it all is that everything is a blessing, everything is grace. Amen. Ako, Father, ang sarap pa ng kwentuhan natin. Ang dami ko pang gustong ikwento sa'yo at ang dami ko pang ipakukwento sana sa'yo. Pero syempre, we will not hold your time kasi kailangan mo nang mag-prepare for your mission to be home. Diba? Kailangan talaga yan. So maraming salamat, Father. You've been blessed. At talagang Lorenzo Mission Institute talaga pinanggalingan mo kasi talagang na-quote mo yon, kahit na ilang milyong buhay pa ang ibigay sa'yo, you will choose to be a priest. Salamat sa iyong ama na nakahubog siya ng isang taong tulad mo. Yung father mo, nakaproduce lang. Ilan ba kayong magkakapatid, Father? Apat. Dalawang lalaki, dalawang babae. Ha, pantay na pantay. Pero ang na-produce niya out of the 4 ay isang tatay para sa milyong-milyon.
na mga flock mo, no, ang mga anak ng Diyos. Maraming salamat, Father, and we feel you. Alam niyo sa ating mga viewers, nagkwento si Father ng kanyang joys and sorrows. Hindi ba yan din ang kwento mo, Lolo and Lola? Marami kang joys at yun ang mas gusto mong tandaan kaysa sa mga sorrows na dinadaanan natin pare-pareho. So, Father, parting words before your closing prayer. Sa lahat po ng mga sumusubaybay dito sa ating programa, lalo-lalo na sa mga senior citizen, ang nais ko lang pong ibahagi sa inyo, and I believe God's message for you today is do not be afraid. Huwag po kayo matakot. Because the Lord is always with you in every moment, in every minute, and every second of your life. So your life is in God's hands. So huwag po kayong matakot dahil ang buhay po natin ay nasa palad ng Diyos. Amen. So ngayon tayo ay sasamahan ni Father sa ating panwakas na panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na kami pinagbuklod mo. Kasihan mo po kami ng iyong Espiritu Santo upang sa aming pagtahak sa buhay namin, aming malagpasan ang mga hamon ng buhay. Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng mga tatay, lalong-lalo na ho yung mga napapalayo sa iyo, naway sila'y mabigyan mo ng grasya upang manumbalik ang apoy ng pagmamahal nila sa kanilang pamilya. Itinataas din po namin ang mga lolo at lola, yung mga senior citizen, lalong-lalo na ho yung mga may sakit, lalong-lalo na ho yung mga dumaranas ng mga pagsubok at mga problema. Panginoon, ikaw po ay gumagawa ng di mabilang na himala sa bawat isa sa amin. Kaya pinanghahawakan po namin ang iyong kamay. Dahil sa iyong kamay, nariyan ang aming pag-asa. Amen. Sa ngalo ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Salamat, Father Tony Olaguer. Maraming salamat, Ate Gaines. Thank you for inviting me. Bye-bye, Father. Bye-bye, everyone.